Nag-asawa ka na ba sa karne mga meses? Ganto lutuin mo para maiba naman. Char, let's go! Kakagising ko nga lang mga meses at tamang isip na naman ako. Iniisip ko kasi kung gaano ako kaganda. Char. Iniisip ko kasi ang panahon mga meses hindi talaga tayo pabata. Siyempre, patanda. Char. Pero siyempre, nasa kalendaro pa rin naman ang meses. Pero alam ko, iniisip nyo na 15 years old lang ako mga meses. Pero nagkakamali kayo, 20 plus na ako. Pero niisip ko, dapat hindi lang tayo baby face, dapat pati mga buto at skin natin ay bata rin. Pero may nahanap ako na solusyon dyan mga meses, hayaan nyo i-introduce ko to sa inyo. Dito, hindi lang babata ang pakiramdam mo, kundi lalakas din ang tama mo, char. Ay mali pala nang nakuha ang meses, sorry. Introducing, Blink Glow mga meses. Meron na nga pala siyang 15,000 mg na content mga meses, o diba ang taas? Tamang-tama to sa katulad kong tamad mag-skincare mga meses, isang lagukan lang yung katamaran ko, blooming na. 15,000 mg fish collagen na nga pala siya mga meses. Improves hair, skin and nail mga meses. Tuna elastin din to mga meses. It will keep your skin firm, smooth and glowing mga meses. Meron na rin siyang vitamin C. Yung process niya ang pinaka-importante dito mga meses dahil wala nito sa Pinas. It's fermented fruit juice mga meses. I-google nyo na lang, char. 8 bottles nga pala to mga meses at yung box, di ba? Yayamanin. Pero ang pag-inom nito mga meses depende sa edad natin. Katulad ko, nasa 20s pa lang naman ako. Kaya isang bote lang pwede na sa akin. Pero kapag may edad na, pwede kang mag 2 or 3 in a day. Kapag kasi nag-aging na tayo mga meses, kailangan maraming collagen na pumapasok sa katawan natin. Kasi yung excess collagen, iniihi lang naman natin yan. Kaya pwede natin siya supportahan ng ibang collagen like capsule o powder. Mas madaming collagen, mas maganda mga meses. Kahit 50 years old ka na, pwede ka pa magtatakbo. Kasi yung collagen mga meses, number 1 nagpapatibay ng mga buto natin. Kahit everyday ka magluluhod dyan. Fuck! Char! Bonus na lang yung glowing skin mga meses. At bonus na rin tong ganda na to. Char! For this lang mga meses, meron na siyang effect. Kaysa naman alak inamin mo, lakas makadry ng skin, di ba? Lakas pa makatanda ng itsura. Magbabago na kasi ako mga meses. Pas na sa alak. Go to Blink Glow. Go, go, go. $7.99 lang. Blowing at feeling bata ka na, meses. Ano pang hinihintay mo? PM me, char. At ayun na nga mga meses, magluluto na pala ako. Ayun yung mga ingredients natin. Naglagay ako ng mantika sa kawali at nilagay ko na yung bawang at sibuyas mga meses. Bakit ba lagay na una yung bawang mga meses? Eh mas mabilis nga masunog yung sibuyas. Pero for me, sabay na lang silang masunog, char. Ang lulutuin ko nga pala mga meses ay chop suey. Nilagay ko na nga pala yung chicken breast mga meses. Pwede naman kahit wala niya, natira lang kasi yan sa niluto ko nakaraan. Next ko nilagay yung kamatis mga meses at hinalo-halo ko lang siya. Hintay lang natin siyang maluto. Yung malambot na, okay na yan. After nyan, mga meses, next ko nilagay yung mga matitigas na gulay. Igigisa ko lang muna sila hanggang sa lumambot na sila. Medyo matagal kasi lumambot yan, mga meses, kaysa sa pechay at repolyo. Hinalo-halo ko lang siya, mga meses. Next ko nilagay yung bell pepper, pampabango lang naman yan. Next, nilagay ako ng konting tubig, mga meses, at hinalo-halo ko lang din ulit. May natira nga rin pala akong slice na carrots, mga meses, nilagay ko lang din, sayang kasi. After nyan, mga meses, tatakpan lang natin siya. Habang hinihintay kong lumambot yung mga gulay, mga meses, magiprito muna ako ng dalagang bukid. Isa to sa mga favorite kong isda mga meses, kaso malaliit siya, wala yung malalaki. Curious lang ako, nagka-boyfriend na kaya itong dalagang bukid, char. At ayun na nga, malambot na nga yung gulay mga meses. Ninext ko na yung repolyo at pechay. Hinalo-halo ko lang siya mga meses. Next ko ninagay yung atay ng manok. Hinuli ko na yan kasi mabilis lang naman yan maluto. Naglagay ako ng konting toyo at konting paminta mga meses at betchin at magic syrup. At hinalo-halo ko lang siya mga meses. Next ko ninagay yung isang pack lang ng oyster sauce na maliit. Papakuloyin lang natin ulit siya mga meses sa mga 2 minutes. Habang waiting ako mga meses, inahan ko na sa kahirapan itong mga dalagang bukid ko. After 2 minutes mga meses, binalikan ko yung chop suey ko at okay na yan. At ito na ang ating finished product mga meses. Ba't kaya ang sarap kapartner ng gulay ay isda? Mapapasabak na naman sa kanin ang meses? Ayun lang, salamat sa panonood.